Hi guys, shout out sa lahat ng mga kabansa ko. Hindi, ganito lang yun. Alam nyo, masarap talaga pag happy ka. Wala na, hindi, joke lang. Mayroon akong i-ano sa inyo na explain ko lang ha. Kasi meron kasi, may mga, hindi naman, wala naman tayong sasabihin na, may karapatan naman silang magiging vlogger, no? So, shout out sa Uniteam, BBM Sara, Finominon. Para sa akin, napakagandang bagay yun na nakikita natin. No, thank you sa Sultan Kudarat at sa bansa, sa mga kapwa natin Muslim. Maraming salamat sa inyong yung warm embrace, no, kay BBM at kay Mayor Inday Sara sa pagkakaakala namin na hindi ninyo susuportahan. Pero guys, thank you so much. Grabe, kayo pa yung nagbigay ng mga flowers. Andun kayo. Grabe ang support nyo. Makikita namin kung gaano yung, kung ano yung init, no, na binigay nyo sa kanya. Wala ang pinagkaiba sa nangyari kay President Duterte before. So ako napaiyak talaga. Kasi nga every time na may sorte sa President Duterte, andun ako nanonood, no? Nanonood, nandun ako sa Kuwait that time. Pero this time, eh kanya-kanya lang kasing lakad. Nandito ako sa Philippines. Kaya alas hindi ako nakakasubaybay sa lahat ng mga sorte ni BBM and Mayor Inday Sara. Pero at this time, meron naman mga bagay-bagay na na-appreciate, no? Na mga, yung nakikita mo yung tao na kung paano sila nagmahal kay BBM at kay Mayor Inday Sara. So marami salamat sa lahat at dito ngayon sa Mabini, sa besa dito sa area namin, no? Sa Davao area, no? So maraming salamat sa support from dito sa lugar namin, sa aming, sa Team Angel Go at kay Mayor Tinayo, no? Kay Vice Mayor Tinayo, natatakbo ng Vice Mayor ang aming mayor dito, kasagsagang mayor, no? Dito sa amin, dito sa San Isidro Davao Oriental at sa buong team niya. No, lahat ng mga officialist, lahat ng mga counselor niya at the rest at sa mga sumasama, no? At sa mga sumama sa rally doon sa Mabini at sa buong taga Davao Oriental na 100% ang pagtulong, pag-support, pagsama, wala minis, yung pagbigay, no? Empathy, yung pagbigay ng pagmamahal, no? Ipinakita nila yung buong suporta kay BBM at kay Mayor Inday Sara. Yes, dahil sa HNP, sa hugpo ng pagbabago. Yes, thank you so much at shout out sa HNP. Maraming salamat sa inyong lahat at kami din na mga supporters na hindi nakapunta at hindi talaga ako nakapunta dahil sinabi ko kay Apple at kay Konsihal Sheila na hindi ako makakapunta. So maraming salamat sa inyong pag-invite sa akin. Nasasama pero hindi ako nakasama, no? Maraming salamat. So guys, ito rin din ang iano ko about sa ating mga politicians, no? Ako wala akong problema talaga, especially dito sa aming lungsod. Hindi ako yung tao na dahil ako po'y vlogger, eh actually hindi ako masyadong ano sa mga Bisaya, ano ako sa mga Tagalog, no? So nakikita niyo naman na pag ako nandito sa YouTube, makikita nila iba't ibang tao yung nakasalamuha ko, iba't ibang language, dialect, no? Iba-ibang lugar dito sa buong bansa ng Philippines. Iba-iba ang mga nakasalamuha ko at mga followers ko, subscribers ko. So kukunti lang talaga yung andito. Pero isa lang ang masasabi ko, huwag tayong magiging trapo. What I mean is, trapo traditional politicians. Pwede naman tayo this time. Ako ayokong manira, ayokong degrade ng isang politicians. Kasi nga, dito sa amin, marami kaming mayors, okay? Ngayon, may vice mayor, and then, lahat ng mga kagawad o konsehales. Guys, kahit magkaiba-iba yung kanilang partido, wala pong problema yon. Dahil tayo mga tao ang pipili sa kanila't kalungsod ko dito sa San Isidro, ang pipili sa kanila kung sino ang gusto natin na makaupo at magkaroon ng posisyon at
sa loob ng 3 years ng kanilang termino, ay sila po ay magbibenepisyo, sila po ang ating magiging benepisyo o benefits, no? Kasi nga, bakit? Sila po yung malalapitan natin at the end of the day. So tayo pa rin ang magbibenepisyo sa lahat ng mga product nitong 2022. What I mean, uli, na sila yung nagiging panalo sa eleksyon ng 2022. So tatanggapin natin na malugod-lugod kung sino man ang mananalo kahit ayaw natin. Ganun lang yun. Kaya hindi ako naninira. Lahat kaya ko silang ikampanya, nasa tao na lang yun kung sino ang gusto. Ang mayor ko na... Kasi si Mayor Boogie. Okay, explain ko sa inyo. Bakit ikaw doon na Mayor Boogie ka? Bakit ikaw doon na si Rigi Vertudaso o Boogie Vertudaso ka? Bakit kay Cons ka? Bakit ako kay Mayor Boogie? Kasi nga siya po ay kilala ko na since before. At kami po ay magkabarkada. Ako po ay lumaki, nakilala ko ang pamilya nila. At pati ang pamilya namin, pamilya ng mga Milan at ng Hill at ang pamilya ng nila ng mga Vertudaso ay iisa, no? Yung friendship namin sa bawat, no, family. At ako din, natutulog ako nung mata pa ako dun sa kanila. Pupunta ako dun sa kanila, makikipagkwentuhan, makikipaglaro at dun din ako natutulog sa kanila nang dahil kay Ingot. Si Ingot ay nandun na sa heaven, no? Parang gano'n na ang pinakaano namin na as family. So siguro hindi nyo ako masisisi kung bakit hindi ko nga pinili ninong ko, no? Dahil nga si Ninong nagtampo sa akin, si Saulon, Mayor Saulon, na tumatakbo as mayor, si Ninong Saulon, no? Ibig sabihin, si Bugoy pinili ko. So hindi naman marami ang pamilya ko. Malaki ang pamilya ko. Hayaan natin sila na sila din ang magdesisyon sa gusto nilang pipiliing mayor. Kung gusto nila si Mayor Angel Go, why not? 'Di ba? Kung halimbawa after ng termino ni Cons Boogie at gusto naman ni Cons Boogie tatakbo siya as congressman. Tapos si Mayor Angel Go tatakbo sa pagka-mayor dito. O anong go gusto yan ni Mayor Angel Go? Susuportahan ko, why not? Nang dahil lang, ay hindi ko gusto na sila ay magkalaban. Ganon, makatila yung tato ko sa likod. Ganon. So, ako wala akong problema at hindi ko sinisiraan si Angel. Okay, si Mayor Angel Go. Kasi nga, ang vice mayor ni Mayor Angel Go ay lola po namin, si Mayor Tinayo, kasagsagang kasalukuyang mayor dito sa San Isidro. So, 100% din ang pagsuporta namin buong pamilya, no, sa team ng mayor natin at kasalukuyang mayor natin dito na si Mayor Tinayo. So, hindi ko rin masasabi na bahal, bibit-bitin ko sila, uy, di pwede, kasama kayo sa akin. Dahil ako yung hindi po pwede magiging hari ako sa pamilya namin dahil may kanya-kanya kaming intellect at puso. Ang buto nila ay sagrado, so hindi po ako pwedeng mangingi alam. May freedom tayo, demokrasya ang bansa natin at demokrasya po tayo. Kaya may sarili silang pagpili kung sino ang gusto nila. Mula sa mama ko, sa mga tita ko, sa mga pinsan ko, lalo-lalo na sa mga kapatid ko sa anak ko, mga anak ko. Okay? Bahala na sila, no? So, yun lang yun. Kung sila gusto nila si Angel Go, bakit hindi? Bahala kayo. Kayo kagustuhan nyo yan. No? So, alam na ni God yan. Kung sino ang mananalo as mayor dito sa aming lungsod, si Mayor Boogie ba? O si Mayor Angel Go? Walang problema yun. Lahat magkaka-benefits dahil sila po ang nagiging mayor natin. At the end of the day, lalapit at lalapit tayo sa kanila sa loob ng 3 taon. So, meron bang ibang mayor na tumatakbo? Why not? Bahala kayo, pipiliin nyo si Ninong Saulon. Pipiliin nyo si Sir Jactan. Pipiliin nyo si Uncle Kalo. Diba? Or si Sir Dumail. So, bahala kayo ang pipili. Basta ako, kinakampanya ko sa loob, no, ng ilang taon na wala ako dito sa bansa. Siguro this time na andito ako sa bansa ko, I hope na hindi ako magsisisi sa mga taong ikinakampanya ko at kung sino man ang mananalo at the end of the day. Di ba? Ang sarap.
Ang sarap sa pakiramdam na wala kang sinisiraan, no? Ang gusto lang natin na marinig natin ang kagustuhan nila. Ako, nakikita niyo yung pangangampanya ko kay Mayor Boogie. So, nasa sa inyo kung magfa-follow kayo sa akin, susunod kayo sa akin, basta kinakampanya ko ang mayor ko. Yan lang yan. Sila mama, bahala na sila. At ang pamilya ko. Okay? So, ngayon, ako na magsabi sa inyo, ilan ang mayors natin? Mayor Boogie Bertudaso, Mayor Angel Go, Mayor, ano pangalan ni Ninong Saulon? Mayor Dumail, Mayor Jack Tan, at Mayor Uncle Kalo. Anim ang mayor namin, kayo na bahala mong pumili. Then, dito tayo sa vice mayor natin. So, syempre, unang-una sa lahat. Ikakampanya ko ang aking lola at ang kasulukuyang mayor dito sa San Isidro, si Mayor Tina Yo. Guys, kilala niyo naman si Mayor Tina Yo. Nung bata pa lang ako, 1992, na tumakbo yan ang unang-unang takbo niya as mayor ng ating lungsod. 1992, nagiging product ako nila ni Michelle Rabat as member ng Young Achievers Club. So hanggang ngayon, ako ay proud na buhay ang aming mga grupo at may natitira pa rin sa aming grupo at isa na ako na nagiging vlogger at YouTuber o isang vlogger ng YouTube at ng Facebook at political vlogger at anti-scammers. Okay. Sa aking experience as a member, no, ng Yacht Act, no, yang ng Yacht Act Club, no, ni Ma'am Michelle Rabat, no, noong 1992. Maganda po ang paglaki, pagpapalaki ng aming mga lideres, no? At isa na proud ako sa aking nagiging leader at nagiging organizer ng mga panahon na 'yon. Si Kuya Junlor Escaportoy na ay isang apuwente ng ating Pangulong Duterte. At siya po yung nagiging chairman ng Alyansang Magniniyog at siya po yung naging bibigay ng mga magandang tawag natin na pagbibigay ng guide sa mga magniniyog at mga sa mga programa ng mga magniniyog at ng mga magsasaka. Bukod doon, meron din na natitira si Dudong Madraso, ay kami, siya po ang nagiging leader namin dito. So, noong mga panahon ng 1992. So, hanggang ngayon, kami-kami pa rin yan. Pero nagkahiwa-hiwalay kami nang dahil nga sila ay kay Isko at ako naman ay kay BBM. Ganun yun, guys. Dahil election tayo, may sarili-sarili tayong pagpipili. So, ako, yun ang pinaka-ano ko sa nung lumaki ako as Young Achievers Club. So, proud ako sa, no, nagiging member ako. At ako siguro, hindi ko alam, baka pagbibigyan ako ni God na magpunta ako dun sa office mismo ni Ma'am Michelle Rabat at magtatanong ako kung meron pa bang natitira sa product niya noong mga 1992 dun sa Yacht Club niya. Kasi nga, meron pang natitira andito ako. No? Tsaka, pagdating din naman sa pagbitbit at pagdala ng mga grupo, especially sa mga kabataan, napakaano ko rin naman na magiging mentor sa kanila the way mag-vlog sa humanitarian, sa foundation, no, bilang grupo at kung ano man yung gusto ng mga kabataan, andun ako dahil yung mga anak ko ay barkada ko at isa kaming team, no? So, excuse me, no? Ngayon, ang maipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nagiging experience ko. So, kay Mayor Tina, no, kay Mayor Tina yon noong 1992, nagiging baby nila ako kadil ako ang pinakamakulit sa lahat ng mga miyembro ng Young Achievers Club. So, doon ako nagstay sa kanila at naging baby ako ni Ma'am Juliege that time, ni Governor Juliege that time. Kilala niyo yan si Governor Juliege, mayor yata, kasagsagang mayor ng, anong posisyon niya ngayon,
sa Banay-Banay kasi taga Banay-Banay siya. So noong 1992 nagiging governor or vice governor si Joliege, no? So siguro makikilala na nila ako pag nakaharap na nila ako dahil ako yung pinakamakulit at pinakamaliit nung time na yon. So siguro masasabi nyo, bakit si Donna talagang very close sa pamilyang mga Yu at kay Madam Tina at mahal siya, no, ni Mayor Tina Yu. At kahit na hindi nga ako papangalanan niya, ang tawag niya sa akin talaga ay Apo. Kahit saan kami nagkikita, ang sabi niya lang sa akin, Apo. Yun. Hahanapin niya ako, yung apo ko. Ganon. Pero ako, nahihiya lang ako. Ganon. Nakakahiya din eh. Dahil nga, syempre parang sa sobrang proud mo na ganon, nahihiya rin ako, baka sasabihin niya, wow, ang yabang mo, hambog ka. Diba? So, ganon. Pero, siya talaga ang vice mayor ng pamilya ko. So, kahit ako, kinakampanya ko ang lola namin. So, kahit saan siya dadalhin sa politics life o politikang buhay, ako talaga iisa na magbibitbit sa kanya at mangangampan niya para sa kanya dahil wala na si Papa. Pangalawa, simula noong 1992 na kinakampanya ko siya, ngayon lang uli na andito ako sa Pilipinas na ikakampanya ko siya at na taon na andito ako, natatakbo siya sa pagka vice mayor, no, dahil bumaba siya sa posisyon at vice mayor siya ni Mayor Angel Go. So, kayo na bahala pumili. Kayo na bahala kung all in kayo, wala pong problema 'yon. Okay? Sinabi kong all in kung mula mayor hanggang vice mayor down to konsehales ng Team Angel Go. Okay? Kayo na bahala dun. Basta lula ko, Mayor Tina Yo, tumatakbong vice mayor dito sa lungsod ng San Isidro. Kayo na bahala, guys. Okay? At sa team naman ni Team Boogie, no, okay? All in din kung all in kayo. From Mayor Boogie at Vice Mayor Lyra, no, Migrino, down to tatlo lang. Madali lang pong piliin. Okay? Ang first niya ay si Auntie Ninit Leonis, na asawa ni Uncle, no, excuse me, ni Uncle Tony Boy Leonis, uncle namin yun. Uncle. Kaya ang pag-support ako sa mag-asawang ito, sobra-sobra. Dahil ang pamilya namin ay sobrang pagmamahal din sa pamilya nila. Very close kami dahil magkadugo po kami. So ngayon nakikita niyo naman siguro kung ano ang pagsuporta ko kay Auntie Ninit at pagkakampanya ko sa kanya, no, dahil nga tiyahin po namin siya dahil kay Uncle. Dahil asawa na siya ni Uncle Tony Boy. Kaya so, huwag niyo makakalimutan yun, ha? Okay. At pangalawa, no, si at pangalawa, si Sara Tum. Okay? Yun yung bata na alam nyo kung ano, kung hindi ko makukuha lahat ng kanyang mga, kasi marami talaga siyang napagdaanan as siya yung ano nung mga kabataan, no? Siya yung ambassador ng ating, ng buong bansa. So, para sa mga kabataan. Ano, buong bansa ba? O dito lang sa buong Mindanao. So ngayon, si Sir Joel Lumotos. Noel Lumotos. Okay? Kayo na, all in yun. Sa part naman nila ni Team Angel Go, okay, isa-isahin ko sa inyo. Ha, para malalaman nyo, kasi tatlo lang doon. Okay, sa Team Boogie. So, pag all in kayo, wow, all in kayo. Okay? So, dito naman kay Team Angel Go, kung mag-all in kayo, all in din kayo. Okay? Mayor Angel Go, Vice Mayor Tina Yo, okay? First Counselor, si Dr. Andet. Okay, kilala niyo naman ang ating doktor. Guys, please. Dahil si Dr. Andet ay mahal na mahal namin yan at kabrad ng papa ko at hindi lang kabrad, kundi talagang buo, no, isa kaming pamilya na magkakasama at nagkakasundo at magkaibigan na close as in as close. Okay, guys? Kaya ako, nakikiusap sa inyong harapan na sana
patawarin niyo lang ako dahil hindi ako nagbibisaya, nagtatagalog ako. Pero dahil Tagalog, marami din ako mga subscribers na Tagalog na makakaintindi sa mga sinasabi ko. Please intindihin niyo ako. Dahil hindi ako pwedeng magbisaya dahil nga sa YouTube ito mapupunta at sa Facebook. Pero marami akong friends na Tagalog kasi dan Bisaya. Kaya sana maintindihan niyo. Okay. So, Dr. Andet, kailangan natin ng doktor ng ating munisipalidad. So, please po, huwag niyong makakalimutan, number one, Dr. Edgardo Andet. Okay, guys? At next sa kanila, hindi ko na alam kung anong mga numbers nila, pero isa-isahin ko na lang sa grupo ng team ng Angel Go. Dr. Andet, Sheila Roylo, okay, si Con Sheila Roylo, si Con Sherilyn Con Igso, Cons Igso Sherilyn Marcos, Cons Igso Joel Mamak, Psyche, sino pa iba? Si Psyche, guys, hindi ko alam. Yun. Basta meron man akong hindi nasabi, bahala na si Lord. Okay? Dr. Andet, Consuela, Consma Joel, Cons Sherilyn, Psyche, si Kuan, si May Galagar. Ay, sorry talaga, Cons May, sorry talaga, no? Kasi nga, nag-usap na, nakalimutan ko, muntik na kita makalimutan, actually, nagkita na talaga kita, nagkita tayong dalawa at yun, sino pa iba, no, basta si May Galagar, okay, at huwag yung kalimutan si Uncle Max Sumbilon. Okay, guys, sa ibang grupo hindi ko na alam, okay, so bahala na kayo doon. So, sa Vice Mayor ni Jack Tan, hindi ko kilala. Sorry talaga kasi wala akong alam. Okay? Sa kay Ninong Saulon, ang Vice Mayor niya ay si Madam Panilin. At thank you Madam Panilin sa inabot mong tulong sa amin dito sa Quabo at sa Bagsak. Pero 'yun, the rest hindi ko na alam, guys. Sorry talaga. Promise. So 'yun. Kayo na ang bahala. Team Boogie All In at Team Angel Go All In. Yun. Tsaka huwag nyo nang kalimutan si Max Sumbilon, Uncle Max. Okay? Kung gusto nyo, di ibuto nyo. Basta guys, yun lang ako. Mahal na mahal ko ang aking kalungsod. Mahal na mahal ko ang aking lungsod. Kaya ganun ako at wala akong sinisiraan. At hindi ko sila sisiraan dahil kung sino ang mananalo, yun ang aming benepisyo. So, bilang isang vlogger, YouTuber, isang vlogger o political vlogger, hindi po ako naninira ng mga politiko, politicians dito sa aking lungsod. Dahil mahal ko ang aking lungsod. Pero lang sa mga presidents, okay? Kasi nga, nakikita nyo, hindi sa mga sinisira, nag-enjoy lang talaga ako kay Licky at kay Isko. Okay. Guys, kaya na ang bahala. Basta BBM Sara at ang Uni Team always is in our hearts. Okay. Yun. Tsaka actually, bit-bit ng buong grupo ang HNP. At hindi. Hindi kasama sila si yung ibang grupo dahil Licky sila. Lenny Kiko po yun, Liki, okay? So, kayo nang bahala kung intindi. Basta sa grupo nila ni Angel Go at grupo nila ni Kunz Boogie, pit-pit po nila HNP. So, okay. No, yun lang. At dun sa mga gobernador at sa vice gobernador, huwag niyo po kalilimutan, may mga gobernador po na hindi ko po talaga pwedeng sabihin dahil hindi ko alam kung ano ba talaga gobernador ba sila. Basta, kung sino man ang nakilala ko, papangalanan ko, pero wala akong alam kung anong posisyon ang tinatakbuhan nila. Okay? Si Sir Chino, si Sir Chino Almario ay anak po ni Sir Mario Almario, na apo po ni Madam Tilma Almario, na isa pong mahal na mamat papa ko. No?
Kaya, guys, ako nangangampanya po ako na huwag niyo pong kalimutan sa Sarchino Almario. Okay? Cute at guwapo. Isa din si Louie Rabat. Actually, di ko naman kilala si Louie Rabat. Pero bahala na kayo. Ibuto niyo si Louie Rabat. Ibuto niyo. Pero huwag niyo lang kalimutan po si Ma'am Glinda Rabat Gaita. Okay? Si Sir Dayang Hirang. Tumakbo si Sir Dayang Hirang. Sino pa ibang tumakbo dyan? Pero si Madam, ang aming Madam na love-love sa pamilya namin, si Madam Malangyaon, ay hindi po siya, wala po siyang kalaban. Okay. At sino man yung andun, hindi ko talaga alam. So, dito lang talaga ako nakapalibot sa aming munisipalidad. At wala po akong tinitingnan sa iba pang mga grupo. Basta BBM, Sara lang, Unity Team, always in our hearts. At bahala na kayo sa ating mga senadors. Alam nyo na yun. Okay, kukuha lang ako ng lineup sa mga senadors at doon makikita na natin kung sino man yun. Guys, good luck and God bless sa ating lahat. At huwag kalimutan, kayo na ang pumili, either Boogie or Angel Go. Okay, kayo na ang bahala at yun lang para sa mayor natin. Okay, basta ako, alam nyo na yun. Si Boogie ako. Angel Go, maraming salamat sa imo, sa na-appreciate nyo yung ginawa ko doon sa issue laban sa inyo at move forward na tayo. Basta, may pagkakataon pa. Okay? Basta, intindihin mo lang yung part ko ngayon. Pero, di naman natin alam. Ang isang pamilya ko, baka sa'yo pubuto. Basta, sa part ko, no, na intindihin mo lang ang part ko. Hindi, isa lang naman ako. Okay. Basta, yun. Yun lang ang the best for me. Na lahat kayo kinakampanya ko na walang magsisisi sa lahat ng ginagawa ko. Love you guys! Bahala kayo! Boogie all in or Angel Go all in. Yun lang. Okay? Cons! Mayor Boogie. Love you, Madam Marge. At kayo na ang bahala sa lahat. Thanks guys! Ingat at God bless!